Hello mga ka-idol, magbibigay ako ngayon ng best story. Bago ko muna simulan ay pahingin naman ang subscribe sa ating YouTube channel at click yung notification bell para updated kayo sa mga videos ko na i-upload na katulad nito. Magbibigay ko ngayon ng best story mula kay Greg Pons at guhit ni Ding Abobot. Kaya simulan na natin ang pagbasa. Wala akong tutol sa pag-iibigan niyo ni Lucena. May hinihingin lang ako sa iyo. Ano po iyon, Mang Pelo? Ang punong manggang yan ay sintada ni Lucena. 20 taon na ngayon ang edad niyan. Agad na paisip ang lalaki. Hindi nagbunga kailanman, lilim lamang ang ipinagkaloob niyan sa amin dito. Sa malaking mangga, yung nagbibigay ng lilim lamang sa kanilang bahay. Ano kaya ang ibig sabihin niyang tukuyin? Kahit tagal kong hinintay ang pamunga niyan, ngunit ako'y nabigo. Ano kaya ang dahilan at hindi na munga ang punong iyan? Tulad din ng tao, mayroong ayaw magsupling sayang ang maraming taong paghihintay. Nakakalungkot isipin, nabigo ka sa pinaghirapan mo. Totoo ang inyong tinuran. Tulungan mo akong mapamulaklak ang mga punong manggang yan upang makasal na kayo ni Lucena. Yun ang sabi ng matanda. Iyan na lang ang pangarap ko sa buhay, ang makapagbunga ang manggang iyan. Tutulungan ko po kayo. Nang magkausap ang magkasintahan, ano ang mga gawin mo para mamumulaklak ang manggang iyan, Renato? Hindi ko alam, pero sabihin niya, oras na namumulaklak ang manggang iyan ay saka tayo pakakasal. Wala akong maitulong kundi ipagdasal na sana'y magtagumpay ka. Patutulong ako sa kaibigan kong agriculturist. Sana'y huwag tayong magbago. Tayo bibigo, tutulungan tayo ng Diyos. Paano kung mabigo siya ni Tatang? Dalawa na yung mabibigo, paano naman ang aming pagmamahalan? Sana nga ho'y matupad ang iyong nais. Alam kong hindi mabigo si Renato. Kung hindi man mamumulaklak ang punong ito, tuloy pa rin ang kasal nyo. Bigo lang ako. Ayaw niyang marinig ang salitang bigo. Ang mangga, may bulaklak na ba? Dumating na ang araw na naghihina na ang matanda. Lagi niyang inuusal ang mangga. Huwag niyo munang intindihin iyon, Tatang. Magpagaling kayo. Ang mangga, ang mangga, ang aking mangga. Yun ang sabi ng matanda. Hindi siya dapat mabigo. Gagawa ako ng paraan. Kailangan mamumulaklak ang mangga. Anong gagawin mo, Renato? Isang araw, tingnan nyo, Tatang, ang mangga. May bulak na.
bunga, natupad ang pangarap ko. Ang katotohanan, paano kung malaman ni tatang ang totoo na ikinabit mo lang ang sanga ang bulaklak ng ibang mangga? Bahala na, ang mahalaga ay lumigaya siya. Nilagyan namin ng abono ang ugat ng mangga at binumba ng flower and dusting hormone para lang mamumulaklak ito. Maaring mamumulaklak na yan, pero matatagalan pa siguro. Dinaya natin si tatang pandarayang nakapagpaligaya sa kanya. Maligayang pumanaw ang matanda. Kung kailan wala na si tatang, isaka namumulaklak. Halos sabay sa ating kasal, namumulaklak na ang mangga. May iniwang sulat ang tatang. Para kanino? Wala pa ang kanyang mga apo ay pinaglalaanan na niya ng pagmamahal. Ang nakasulat sa papel, para sa aking magiging apo ang bunga ng manggang iyan. Namunga nga ang mangga, matamis na bungang sintamis ng pagmamahalan ng mag-anak. Kung buhay ang tatang, lalo na siyang magiging maligaya. Sana'y nakapiling niya ang mga anak natin. Nakakainggit na pagmamahalan. Sabi ng mga bata, tanim ni Lolo ang manggang ito, tatay. Oo anak, para sa inyong dalawa raw ito. Natiyak kong maligaya si tatang sa kanyang kinaroonan. Doon natapos ang ating best story ngayong araw. Sana ay may nagandahan kayo sa story na binigay ko ngayon galing sa Hansi Comics, Hulyo 15, 1981. Ang puno ng mangga. Kung gusto pa ninyo makabasa ng mga comics ay paki-visit lang ang aking Facebook page, Pinoy Comics Addict, at paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel, Awatak Production TV. Paki-click notification bell para updated kayo sa mga videos ko na i-upload na katulad nito. Salamat!